What have you done? Di napigilan na Shayna ang sariling sermonan sa Glyden. Kanina pa walang imig. You almost break his face. At bakit mo sinabing asawa mo ko sa harapan nila? Have you lost your mind? Dagdag pa niya rito. Tell me he's lying. Kalmado ngunit may galit sa boses ni Glyden. Tumingin sa kanya ito at pulang-pula pa ang mga mata. Sa nakikitang galit sa mukha ng asawa, napangiti si Shayna. Of course he's lying. I don't even know that person. Pahayag niya Shayna ngunit tinignan niya ni Glyden ng mariin. Tinatansya kung nagsasabi siya ng totoo. Alright, I really don't know who that person is. Basta na lang siyang lumapit sa akin one time and asked to take me out but I ignored him. And then he offered immunity when I punched someone in the elevator. Pagsasalaysay niya rito na agad tumaas ang kilay nang marinig na may sinuntok siya sa mukha. Did you punch someone? Bakit di ko alam yon? And that man, I swear, I will kill him. Wika ni Glyden na agad ding rumihistro ang galit sa mukha. Marami ka nang iniisip sa office kaya hindi ko na sinabi sa'yo. Tsaka manageable naman. Pahayag na siya ina dito. Manageable your face. From now on, you are required to report everything that happened in your day. Wika ni Glyden at nanlalaki ang kanyang mga mata. Seryoso ba siya? Mula sa pagkalito na siya ina, inilang hakbang ni Glyden, ang pagitan nila at hinawakan siya sa may bewang, nilapit ang mukha dito. Naparunok pa si Shayna dahil ramdam ng kanyang mukha ang mainit itong hininga. Did you text him? Tanong ni Glyden habang nakalapit ang mukha nito. Nakatingin pa man din to sa kanyang mga labi na ora mismo, tutukain siya nito. No, why should I do that? Nakatawa niyang tanggi at ayun na nga, dumampi ang labi nito sa kanya. Did you seduce him? Dagdag pa nito habang nakadampi ang bibig nito sa kanya. No, not in my wildest dream. Seryosong pahayag ni Shayna, ngunit agad nawindang ang kanyang buong katawan nang selyuhan ng asawang kanyang bibig. Parang bigla, ginutom si Glyden sa kanyang bibig at halos habon ang hininga ng pakawalan siya nito. You are mine, only mine, sweetie. Halos pabulong nitong pahayag matapos itong pakawalan ng kanyang bibig. Di ni Shayna alam kung matutuwa siya o ano, ngunit tumango-tango siya dito. Always and forever? Saad ni Shayna dito na may pagmamahal kaya't biglang nakitaan ng pagkisnap ang mga mata ng asawa? I love you, tura ni Glyden. Pagkarinig sa kanyang sinabi and once again sealed her lips. I love you more, to the moon and back? Sagot ni Shayna sa nakatawang dinampian siya nito ng halik. Pagkatapos ng kanilang sweet moments ay kaharap na sila ni Madam Gertrude na halos wala pa sa sarili sa pagkagulat. Hindi makapaniwala mga kaharap ay mag-asawa, ngunit nang mapatingin sa mga daliri ng mga ito, magkamukha ang singsing nilang pareho. Na-curious siya kung kailan nagpakasal ang mga to samantalang iba pa rin apelido ang gamit ni Shayna. Medyo winagwag niya ang kanyang ulo para ma-internalize ang mga pangyayari. Ngayon naman instruction ni Clyden Villacorda na huwag ipagkalat ang nalalaman. Tura nito at gusto nitong pribadong kanilang buhay mag-asawa and at the same time they wanted to remain unrecognized sa kung sino sila. In-instruct din niya na gagawa ng promissory note ang mga taong naroon kanina kasali na doon ang pagdiklop ng bibig sa nalalaman ng mga to tungkol sa kanila. Pagkatapos sabihin ng lahat kay Madam Gertrude, tila estranghero sa isa't isa ang dalawa nang lumabas sa kanyang opisina. Sa isip niya, bakit napaka-humble na siya ina to think pagmamayari nito ang 20% ng A&B. Idagdag mo pa na asawa siya na isa sa pinakamayaman at powerful na tao sa mundo ng negosyo. Napakabait niya pati. Kahit ginawan siya na hindi maganda, binigyan pa rin niya ng chance na makabalik ang mga to sa kanilang mga trabaho. Nakikinig din siya sa mga ito dahil bukod sa mga bagay-bagay, napakasweet din ni Glyden Villacorda sa kanyang asawa. Imagine, pinagtanggol niya ito kahit saan at sa kahit sino paman. Mahal na mahal niya talaga si Shayna. Hi, parang naiingit siyang magka-love life. Yung parang Glyden at Shayna lang, hindi halata, pero intense ang pagmamahalan. I am going up before I leave for KNV. Wika ni Glyden nang makalabas sila sa disciplinary office. Okay, I'm going back to our office. Take care, do not drive too fast. Tugon naman ni Shayna. Naglalakad sila sa lobby at may mga empleyado silang nakakasalubong kung kaya't parang ordinary lamang ang kanilang pag-uusap. I will. Don't loiter too much out of your office. Wika ni Glyden at di niya mapigil ang tumingin dito.
Lumingon si Clyden dito, ngunit hindi niya mapigilan na makaramdam ng insecurity. She is too gorgeous and innocently sexy kahit pa balot na balot. She is elegantly wearing the company uniform kahit below the knee na ang skirt at naka-blazer, litaw na litaw pa rin ang magandang kurba ng katawan. And it is crazy. Thinking na marami nagkaka-crush sa asawa sa loob ng kumpanya, I am just staying at the office para bibigay assurance ni Shaina at tumanguyon, sabay ng bigla ang pangiti. Ronnie will pick you up. Let's have dinner in the rooftop. Wika ni Clyden at tumango sa Shaina dito. They're heading to different elevator. Si Clyden gagamit ng VIP. Si Shaina maghihintay sa employee's elevator. I'm heading this way. Senyas ni Shaina papunta sa bandang kanan. Clyden stops and stares at her. Natigil din si Shaina sa paghakbang papunta sa kabila na makitang tumigil yon. Anything else? Turan niya at nasa lobby na sila at di siya pwedeng basta nalang lalapit dito. Ngumiti at umilingto ngunit pagkaraan ilang segundo, sinanayas ni Clyden na mauna na siya sa kanyang direksyon. Tumango siya na may pag-aalinlangan at nagbaw siya rito bago tuloy ang tinuong elevator pababa ng 7th floor. Hello, Mr. Handsome as always. Bati ni Clyden sa chairman ng A&B na kahit mahigit 50 ayos na ay kitang-kita pa rin ang labis sa kagapuhan. Kapatid to ng ina niya na si Mrs. Alejandra Valiente Villacorta, kung kaya't parang ama na rin ang turing niya rito. Agad tumawang tiyuhin niya na mag-angat ng mukha mula sa binabasang dokumento pagkakita sa kanya. The younger version of me is here. Were you that busy? Ngayon ka lang nagpakita sa office ha. Di mapuknat ang pagkakangiti ng chairman habang sinanyas na maupo siya. Napadaan lang, by the way, I wanted to buy 5% of Mr. Cuevas in A&B. Pahayag ni Clyden sa tiyuhin at napakunot noo iyon. I'll pay him double. Nakangiting pahayag niya at napailing yon. Di siya makapaniwala sa sinasabi ng pamangkin. Sa bagay kahit pag-iisahin lahat ng shares ng shareholder, kayang bayaran ni Clyden ng 10 times pa ang mga to. Ang pinagtataka niya bakit bigla-bigla gusto nitong bilhin ng share ng mga Cuevas. Did they offend you? Tanong niya sa pamangkin at kinumpas muna nito ang daliri bago tumingin numariin sa tiyuhin. Napahawak sa may baba ang tiyuhin. Sa reaksyon ng pamangkin, tila nakagawa nga nang di maganda ang mga Cuevas dito. I'm not sure if Mr. Cuevas is gonna like it. I haven't heard of any of his business experiencing a financial crisis. Seryosong pahayag ng chairman, ngunit napataas lang kilay ni Clyden. Can't you just relax, young man? You are rich and powerful. Hayaan mong small scales in the business. Besides, Mr. Cuevas is a good man. Pag-aalo ni Chairman Valiente sa pamangkin. Alam niya, magaling sa pag-handle ng negosyo nila si Clyden. Kahit ang mga tulad niyang matatanda na sa business na insecure dito. Pero di niya dapat gawing dahilan yon para mag-power trip sa maliliit na negosyante. I am not against Mr. Cuevas. I just want his share in this company. Tura niya sa tiyuhin at napangiti ito ng mapakla. Sa lahat na magaling, si Clyden Villacorta ang pinakatuso. Tiningnan niya ang rilong pambisig at kinumpas ang kamay na nakapatong sa table ni Chairman Valiente. Oh, by the way, I'm going back to my office now. Just drop by to inform you of my intention. Bye, Uncle. Wika ni Clyden, asabay ng kanyang pagtayo. Di niya nagustuhan ang power tripping na ginagawa ng anak ni Mr. Cuevas porket shareholder ang ama. Isa pa sa tinarget ito sa Shaina para gawa ng masama at yun ang di niya palalampasin. By hook or by crook, kailangan mawala ng kontrol ang mga Cuevas sa A&B. Sinaluduhan lang niya ang di makapaniwalang tiyuhin bago lumabas sa opisina nito. Pagkagaling sa A&B, tumuloy na siya sa KNV. Tinawag ang assistant at binigyan ng instructions. Pagkaraan ilang minuto, bumalik sa opisina niya dalang impormasyon na gusto niyang malaman. Binasang nasa folder at maya-maya, nagbigay ulit ng instruction sa kanyang assistant. Agad tumango yon kahit walang ideya sa pinag-uutos sa kanya. Ang importante, magawa niyang utos ng kanyang boss. Ano nangyari, Mare? Nakabalik na ang mga walang hiya sa trabaho? Di makapaniwalang tanong ni Carla kay Shaina. Kalat na kalat sa buong A&B ang balitang yon, yung iba na intriga. Napataas kilay din ang ilan pero meron ding nainis. It is a long story, Mare. Hayaan na natin sila. Ang importante, nagsisisi sila sa pagkakamali nila. Sagot ni Shaina na tila bari walang umupo sa swivel chair. Pero Mortal Company, seen sa rule yun. Get ni Carla? Everybody's entitled for their second chance naman. I'm sure hindi na ulitin ang ganon.
Sobrang nainis si Carla sa mga taong gumawa ng isyo sa kaibigan. Pero napangabang magagawa kung sadyang mabait at mapagpagong babae ito. Okay, sana lang di na sila ulit gagawa ng di maganda. Buntong hiningan niyang pahayag. Sa nangyari kay Shaina, di niya kaya talagang patawarin ng mga yon. Sakaling siya ang ginawa ng ganon. Ngiritian siya na makahulugan ng kaibigan kaya't napailing na lamang siya bumalik sa kanyang upuan. Napabuntong hininga na lang din sa Shaina, pinagpatuloy ang kanyang trabaho. Naintindihan niya kung saan nanggagaling ang inis ni Carla at nagpapasalamat siya sa pagmamalasakit nito. Ngunit, subalit naaawa din siya sa mga taong nawawala ng trabaho, lalo na't may mga pamilya ito. Nangako naman na hindi na ulit mauulit, kung kaya hoping na lang din talaga siya na magsisilbing aral sa kanila ang kanilang ginawa. Kinabukasan, sumabog na sa business world news ang balitang bigla ang paglagapak ng network ng isang kumpanya. Ayon dito, pinuto ng isang giant company ang business connections niya dito, kaya't biglang bumulusok pababa ang network. Ang balitang to ay nagdulot ng kaguluhan at kaba sa lahat ng negosyante maliban sa KNV. Halos hindi rin magkamayo ang tawag sa opisina ni Clyden, pero inutos niya sa sekretary niya na ayang tumanggap kahit anong tawag maliban sa kanyang pamilya. Mula sa kaguluhan sa labas ng ANA, payapa si Clyden sa loob ng opisina sa pagbabasa ng reports and proposals. Pero di naglaon na pahinto siya sa ginagawa sapagkat tumatawag sa kanyang personal mobile phone ng kanyang ama. Napailing siya at napangiti nung makita ang numero ng ama. Madalang lamang siya nitong tinatawagan kahit nung bata pa siya. Kung dito tungkol sa business ay urgent kung kahit napatawag yon. Hinilan niya ay pinatakti ito ng ibang mga negosyante sapagkat di siya makausap ng mga to. Hi Dad! Patay mali siya ni Clyde na pati sa ama. Sinanda lang sarili sa civil chair at hinintay ang sasabihin. He might be against what he did kahit in-expect niyang sermon nito. What happened, son? Kalmadong boses ng ama, pero sa tono'y nagde-demand na explanation. Tumawa siya ng mahina bago sinagot ng ama. Relax, Dad. This is just a piece of cake. Di niya maiwasan na biro sa ama. Clyden, hindi kita pinalaki para mambuli sa kapwa. This is no joke. Nagtatanong si Mr. Cuevas kung may nagawa siyang di mo nagustuhan. Litanya ng ama at napahawak sa kanyang sentido. Simple lang gusto ko, Dad. I want to share in A&B but he refused. What can I do? What's with the ANB? It's just a small company. Why are you interested so much? Untag ng ama. Napahilot si Clyden sa noo. Kung meron man siyang iniiwasang ka-argue ang kanyang ama yon. You cannot understand, Dad. Tell me. His daughter is a bully to the employees using the power of his father in the company. Then what's the connection of cutting our ties in their company? Alam niyang nakataas ng kilay ng ama. Napalatak siya ng tawa at hindi yan nakaligtas sa pandinig nito. The problem is, your amigo tolerated the wrongdoings of his daughter. Clyden, that's too irrational. Pahayag ni Mr. Villacorda at di makapaniwala si Clyden sa tura ng ama. Dad, she bullied everybody. She bullied my wife. Di ni Clyden na pigilang bulalas dahil sa pagkainis. Sa narinig mula sa anak, di nakapagsalita ang matanda sa kabilang linya. Totoo ba ang kanyang narinig? His cynic son is standing with his wife. If that's the case, I have no more objections, my son. Si Mr. Villacorda na agad nag-take back. Di na pinansin ni Clyden ang panunod yon ng ama bagkos, napalatak lang siya ng tawa. Nagkamustahan silang mag-ama bago nagpaalam si Mr. Villacorda leaving the issue in the business world. Samantala, sa opisina ng DEPCOM, busy ang mga tao. Natanggap na nila ang monthly assignment nila at 1 to 2 days from now, sansang lugar na naman sila magsusuot. Bawat isa ay busy sa paggawa ng kani-kanilang PowerPoint presentations and slides, kaya't buong opisinin nababalot ng katahimikan. Yung tipong walang narinig na boses kundi pagtipa lang sa keyboard ng computer. Nasa ganong state ang buong opisina nang bigla, may pumasok na akala may maghihimok. Pati receptionist sa labas hindi pinansin at tuloy-tuloy ang pagpasok sa loob. Where is Shaina? Malakas na tura ni Nicole Cuevas mula pintuan. Halos iisa ang ulo ng nasa loob na nag-angat at tumingin sa direksyon nito. I need to talk to her. Where is she? Tura nito na halatang magta-tantrums pag di niya nakita agad ang hinahanap. I'm here, Miss Cuevas. What can I do for you, ma'am? Kalmado pero iritado niyang pahayag. Agad din lumapit si Carla at lumabas din sa private office ang kanilang boss. You! How dare you? Duro nito sa dalaga.
Agad pumagit na ang boss sa opisina para pakalmahin ang nag-aalborotong si Miss Cuevas. Wait lang po, Miss Cuevas. Kung may problema po kayo, po pwede nating pag-usapan ng maayos. This is our office. Please show some respect. Magalang pero maotoridad na pahayag ng kanilang boss. How dare you, Shaina? Ikaw ang dahilan kung ba't pinutol ng KNV ang partnership nila sa kumpanya ng aking ama. Panduduro niya sa dalaga na walang pakialam sa sinasabi ng boss nila. Napakulot noon sa Shaina, akala niya settled ng issue nito maging face ng KNV. Bakit ngayon iba na naman ang binibintang sa kanya? Di ko alam ang sinasabi mo, Miss Cuevas. Really? Hindi nga ba't ikaw ang nag-utos kay Clyden Villacorda na tanggalin lahat ng connections ng KNV sa aming kumpanya? Dumagundong pa rin ang boses ni Nicole at di maiwasang malukot ng napakagandang mukha ni Shaina sa pagkakadawit ng pangalan ng asawa. You are barking at the wrong tree, miss. Wala akong kinalaman sa mga sinasabi mo. After all, I don't know about your issue today. Now if you will excuse us, sinusweldohan kami at kailangan namin magtrabaho. Pang didismiss niya rito. Liar! Di nga ba't asawa ka ni Clyden Villacorda? Galit na bulalas ni Nicole kaya't isa-isang tumingin lahat sa kanyang kinaroroonan. Naparunok siya dahil hindi niya inaasahan na babanggitin ni Nicole tungkol sa relasyon nila ni Clyden. You're talking nonsense, Miss Cuevas. Please leave. Bago pa kami tumawag ng guard at kalad ka rin kapalabas? Kalmado, ngunit naaaninag sa kanyang tono ang galit. Sure, I will. Everyone, this girl is Mrs. Clyden Villacorda. She is a spy to this company. Gustong kamkami ng asawa niyang ANB kaya nagpanggap siyang empleyado ng kumpanya? Parang baliw si Nicole sa pagsisiwalat at di makapaniwala sa Shaina sa pinagsasabi nito. Guard! Pakitawag ang guard! Pakisabi may nababaliw na nakapasok dito? Makapangyarihang utos niya. Agad namang tumalima ang receptionist at maya-maya lamang ay pumasok na at may dumating ng mga gwardya sa kanilang opisina. Pakilabas ng babaeng yan, kuya. Nagugulo ako sa oras ng trabaho ko eh. Sambit ni Shaina sa mga to kung kaya agad nang hinawakan ni Nicole na agad namang pumiglas. How dare you? Don't ever touch me kundi mawawalan kayong lahat ng trabaho. Sigaw niya sa mga to pero parang bingi ang mga guards. Sabi nitang nilabas si Nicole ng opisina. Dinig na dinig pa sa loob ang palahaw nito kahit nasa lobby na. Napahawak si Shaina sa kanyang noo. Parang sumakit bigla ang kanyang ulo sa pagsugod ni Nicole. Everyone go back to work. Narinig niyang pahayag ng kanilang boss kung kaya't bigla silang natauhan. Are you okay? Nag-aala lang pahayag ni Carla sa kanya. I'm fine. Maikling saad niya rito. Napatingin din siya sa kanyang boss, ngunit sari-sari din ang nakarehistro sa mukha nito. Thank you, ma'am. Magalang natunan ni Shaina dito at isang alanganing tago ang sinuot ng kanyang boss. Naupo siya sa kanyang swivel chair pero matagal siyang tumingin sa monitor bago tumingin sa paligid. Paglingon niya agad nagsisipagyoko ang mga kasama niya na animo'y kinakatakutan. Napaining siya nang wala sa oras kung kaya binuron lang niya ang buong atensyon sa kanyang ginagawa. Nang makaramdam ng pagkaihi, tumayo siya para pumunta ng CR. Nagulat siya sa reaksyon ng mga kasamahan nang bigla tumawid ng upo at habang nakatutok sa trabaho. Nagtatanong pa ang mukha niya na tumingin kay Carla, ngunit nagkibit yon kahit pinagpatuloy niya ang pagpunta sa comfort room. Pagsapit ng hapon, nagtataka siya na wala man lang maunang tumayo at umuwi. Dati-dati 15 minutes bagong alas 5, naghahanda na sa pag-uwi ang lahat. Merong nagliligpit sa kanyang mesa at ang iba naman ay nagre-retouch. Alas 5 na tinihintay lang niya ang text ni Kuya Ronnie marahil na traffic yon kahit wala pa tong signal sa kanyang pagbaba. May overtime ba tayo? Bulong niya kay Carla na nagtitipa rin sa kanyang computer. Mga saglit na lamang to, ikaw di ka pa uuwi? Balik tanong ni Carla sa dalaga. Wala pa si Kuya Ronnie, baka na traffic? Turan niya at tumango yun. Maya-maya lang dumating ang text ni Kuya Ronnie kung kaya agad siyang nagpaalam sa kaibigan at sa mga kasama. Nagulat pa siya nung halos sabay-sabay nagbabay ang mga yon habang nakangiti. Sa lobby naman, isa-isang nagsisipagbati ang mga empleyado pagkakita sa kanya. Maging sa loob ng elevator, parang takot ang mga nakasabayan niya na lumapit sa kanya. Nagtataka si Shaina sa ikinikilos ng mga ito. Sa bagay, mga 3 linggo na rin siyang nawala, baka nga may bagong rule ang kumpanya. Di lang na niya pinansin ang mga yon. Pagbukas ng elevator sa baba, agad niyang tinungo ang parking lot na kinaroroon na ni Kuya Ronnie. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento.
Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.